After nung first part, kinilabutan ako eh. No? Dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm-hmm. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, mm-hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng Kapulisan, Bureau of Immigration. At pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Mm-hmm. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga local na criminal syndicates natin. At mm-hmm. hindi malayo yon dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Mm-hmm. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, mm-hmm. pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi niyo nakakakilabot, napaka lumalalim na yung inaabot na nitong sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, mm-hmm. na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo. Dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. Mm-hmm. At i-elevate na ito into a national security threat dahil mm-hmm. nga lumalawak yung kanilang galamay. At magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Mm-hmm. Hindi na siya ordinaryong kriminal eh, na mm-hmm. pumasok lang dito at mahuhuli natin. Lumalawak na yung kanyang galamay. Mm-hmm. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito. Sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Mm-hmm. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC? Na gagawin sila ng resolution, sir? Nag-commit ang yung representative kahapon na ilalahad niya ito o i-bring up niya ito sa National Security Meeting nila. Mm-hmm. Dahil siya rin mismo, kumporme siya eh. Mm-hmm. Na ito ay isang national security threat. Kaya, actually, lahat kahapon. No? Ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa. Mm-hmm. At lahat, of course, Pwera Pagkor, pero mm-hmm. lahat, kumporme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Mm-hmm. Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Banibantar lang? Again, no? Without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm-hmm. na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. Mm-hmm. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo, no, gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Mm-hmm. Again, hindi ko na madidetalye, no, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So may hirapan ba si Mayor Guo sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Mm-hmm. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Mm-hmm. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, mm-hmm. siya ang applicant. Mm-hmm. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So, lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. Eh. Mm-hmm. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan, binuo yan para makapasok itong mm-hmm. Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong
korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuhay itong POGO. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm-hmm. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. Mm-hmm. So ibig sabihin itong internet kasi mag-a-apply ka para sa POGO eh. Mm-hmm. Hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, no? Tawag mm-hmm. nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So ang punto ko doon, meron siyang active participation mm-hmm. para mabuo yung POGO. Mm-hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung POGO. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Mm-hmm. So dahil na kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na malift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Mm-hmm. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm-hmm. At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita, at sino yung nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No? Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na ibang mga ahensya. So, you're hoping na hindi... I'm hoping. Ako, I'm very confident na hindi mag-grant yan. No? Nabasa ko yung order ng ombudsman at yung... petition ng DILG at matibay, no, yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi mag-grant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon. Mm-hmm. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Mm-hmm. Ngayon po ba, sir, mayin po kayo na takot magsalita yung mga Natural tendency yan eh, uh-huh. ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talaga mag-iingat sila magsalita. Uh-huh. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper, ang magsasurface. Handa daw siya na magpa-DNA test? Okay rin yun. Ako... kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalo-bilo nila. Na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Ha? Mm-hmm. Transparent, open, may witnesses. Para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka mm-hmm. nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm-hmm. At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi... wala nang debate yung tatay niya Chinese. Eh. Mm-hmm. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Mm-hmm. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya mm-hmm. or nationality in this case. Mm-hmm. Any question related to this? Okay, Victor. For
dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Mm-hmm. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na binayolate nila, kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na, nasabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna nitong itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat eh, sa mga dokumento, so hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan eh. But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active eh. Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya yung nakapangalan din. So may active participation para mabuo itong Pogo. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu, 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid eh, no? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba. Pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito eh. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. Mm-hmm. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang apat na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carrion. Apparently, si Miss Carrion is a clerk sa kompanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga guos and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung tatlo, may criminal records. No? Tatlo, dalawa doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pagtitignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw active, may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh. No? Mm-hmm. Parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. No? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila eh. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Mm-hmm. Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wenny. Hindi rin natin hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus ang foreign, 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution, yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan eh. No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information.
No, doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon lahat ang Hilitugo. Pero ang pangalan niya is Jang Jong-gu. Mm-hmm. Tinanong doon, nationality, sinulat niya, Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yun. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa. Eh. Mm-hmm. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Mm-hmm. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na binalidate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan. Eh. Mm-hmm. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonyo mo, susulat nila doon, tapos na. Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Mm-hmm. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng pekeng mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Mm-hmm. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo. Mm-hmm. Hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Mm-hmm. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon. Dahil yung nanghilot naman, wala namang lisensya yon. Mm-hmm. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito, walang lisensya. So, kumbaga, hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin. Ang nakikita kong mga nakikita kong 3 legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Mm-hmm. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Mm-hmm. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda pero sa kabilang banda nagre-regulate sila, no? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa 3, may isa nang na-file na sir, di ba? Meron ng isa in total ban yung alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file noon. Eh, no? So yung reforma na lang sa late registration and birth certificate system natin. Mm-hmm. Before, sir, meron nilang ni-raid na panibagong pogo sa Poraka, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Bangbantala? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng pogo operator na na-cancel yung kanyang license. Mm-hmm. Pero patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Mm-hmm. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAO, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh.
No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Okay, Amada. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm-hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu Land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Eh. Kung makikita natin yung trend, dati, human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of human, of money laundering. No? So, dapat mapag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Actually, naisip ko rin yung mabe, pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi, like for example, bigyan kita ng halimbawa, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin yun kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. Itong sindikato na ito, napakagaling. Napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pickup license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pickup, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? So, can we say, sabi nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? Totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. Meron silang, again, no, it's executive session so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero
antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado. So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring? Mahina, mahina. Napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Tayo sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list. Eh, gray list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. Hindi maganda.